pag-ibig ng magsasaka ay maririnig na. Laban sa kahirapan, panlipon ang katarungan. Angat ang kabuhayan, ahon sa kinabukasan. Magsasaka, magkaisa, angat ahon, mga magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, matapat na pamamahala ang ating adhikain. Pag-angat at pag-ahon sa bayan ating tugon. Inahin ang kakayahan, iangat ang kabuhayan. Uring magsasaka, tayo ay umahon na. Angat ahon, mga magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsasaka, 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 magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsasaka. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Boses ng magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapakipakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng magsasaka, tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng magsasaka, ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhing iaangat at iaaho ng buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng magsasaka, handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Casilver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz.
Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na tagasbaybay at tagapakinig, maaari po kayo magpadala ng sulat tronico sa bosesnangmagsasaka@gmail.com kung may nais po kayong bahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Maaari rin po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091. At mag-iwan din po kayo ng komento sa ating mga social media pages ng Katipunan Channel at syempre sa ating BDT Radio Production. Sundan niyo po kami, please like, share, and subscribe ang ating pong Boses ng Magsasaka Show, lalo na po ang ating panayam ngayong hapong ito o ngayong tanghaling ito. Anyway, ang ating pong makakasama ngayon, nako, alam niyo po ba na napakalaking bagay po talaga kung ang ating mga magsasaka ay may katuwang o tinutulungan ng ating pamahalaan. At alam niyo po, ang ating panauhin po ngayon ay isang project coordinator at miyembro po ng HGFA. Kung ano itong HGFA, nako, samahan po ninyong tuklasin natin ito dito sa ating himpilan po ng Katipunan Channel at dito sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Alam niyo po ba na siya ay dating head po sa LGU sa Bulacan po, sa munisipyo po ng Bulacan, itong MAO, no, kung tawagin po, isa po ito sa sabihin na nating departamento o section dyan sa local government po ng Bulacan. Hindi ko na patatagalin dahil pababati na po natin ang ating panauhin ngayong tanghaling ito. Walang iba, kundi si Ma'am Elizabeth M. Salvador, Project Coordinator and Member ng HGFA. Magandang nga umaga po sa inyo, Ma'am Beth. Hello, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng Boses ng Magsasaka. Yung programang Boses ng Magsasaka. Nako, tuwan-tuwa po ako dahil nagkaroon po kayo ng pagkakataon at pinaunlakan niyo po ako sa aking paanyaya na makapanayam po kayo. Isa pong karangalan ito sa akin at sa aming programa. Anyway, ano po ba ang HGFA? Ang HGFA po ay ang General Goyo of Farmers Association. Ito po ay pambayang samahan ng mga magsasaka dito po sa bayan ng Bulacan. Ngayon, ito pong HGFA nito ay naging HGAC na po. Ito po ay kinumbert po namin sa kooperatiba. Ito po ay may pangalang General Goyo Agriculture Cooperative. Hindi po kami tumigil ng pagkuha ng pagkuha ng kasapi dito sa organization na to ng farmers lang, kundi isinama po namin ang aming mga maliliit din na mangingisda. Kaya po naging agriculture cooperative po siya. Mm-hmm. Medyo ang bilis ng facing natin from organization. Yes. Tapos naging cooperative. Siguro hihimayin natin, Ma'am Beth. Yes po. Okay. Pero siguro, ito pong General Goyo Farmers Association, kailan po ito at bakit po ito itinatag? Ang General Goyo, ang unang-una pong pangalan ng General Goyo Farmers Association ay P4NP, kung saan ito po yung pambayang samahan ng magsasaka, manyalon, magbabaol ng Pilipinas. Ito po yung samahan po na itinatag po ng Department of Agriculture. Noong panahon po ng ating dating Presidente Pinoy, pinakonvert po itong samahan na ito into Farmers Association. Lahat po ng mga, sa lahat ng ating bayan ay pinakonvert po ito sa Farmers Association or Irrigators Association, kung saan dito po padadaluyin ang lahat ng assistance na ibibigay po ng Department of Agriculture. Okay. Yon po ang pinagmula ng Farmers Association namin. Oh.
Dahil nga po sa ngayon po, bago na din po yung ating administrasyon, kung saan hinihikayat po nila na ito ay maging kooperatiba. Kooperatiba in the sense po na kailangan din po ay may mga responsable at mananagutan sa samahan. Hindi lang po basta samahan na binuo, na tumanggap ng mga assistance from our different government agency. Kalaki po nito yung kailangan din po ang pananagutan ng bawat miyembro sa lahat po ng assistance na inibinibigay po ng ating gobyerno. Okay. Imahin ko lang, Mama. Paglilinaw lang, correct me if I'm wrong, Mama. So, bali, ang General Goyo Farmers Association originally ay unang nabuo po. Ito ay tinatawag ninyong pambansang mananalon, magsasaka. Oo, yes po. Magbabaul at magsasaka. Magsasaka ng Pilipinas. Yes po. Nasa ilalim po ng Department, Department of Agriculture. At binabanggit nyo nga na dahil nagsimula po ito nung panahon po ni Pinoy, yes, at po, dahil lang para po, kumbaga parang isang sektor na lang kayo ng sa lipunan na kung saan ay isang organisasyon na isang sektor lang ang tinutungo. Yes, so, po, ibig sabihin for probably for the government to identify, okay, etong sector na to, organization na to ay sa sector ng agrikultura. Kaya ang lahat ng proyekto, programa ng kagawaran ng agrikultura idadaan ngayon o dadaloy ngayon ang mga proyekto sa tinatag ninyong HGFA. Yes po. Ba? Okay. Opo, opo. So, pero sabi niyo nga, nung naitatag po itong General Goyo Farmers Association at ipinasok o kumbaga parang official ninyo ipinatala ito sa Securities and Exchange, Exchange Commission. Kailan nga po ito, ma'am? Na, ano? 2016 po. 2016? 16. Yes po. Okay. 2016, but I don't know if nakalagay po kasi rito ay 2004 eh. Oo. 2004 po. Pero noong 2016 po, ano po ito, nung nagsimula po kayo sa HGFA? Yes po. Okay. Nung nagsimula po kami ng HGFA. Kasi nga po, dati nga po ang pangalan lang ng ano, dahil grupo po kami na umaattend po ng mga pa-training po ng agriculture, iba din po yung pangalan before po siya naging P4NP. Okay. Opo, opo. Basta tinatag lang po namin na basta kumuha lang po kami ng ano. Oo, parang para kasi ganun po talaga sa government eh, no? Opo, opo. You can only be recognized. Isa po kasi yon sa requirement. Para na lang din sa kaalaman ng ating mga magsasaka, grupo ng mga magsasaka sa iba't ibang panig po ng bansa natin. Bilang paglilinaw lang po na mahalaga po talaga na bumubuo po ang mga grupo po ng magsasaka ng isang uri ng organisasyon na naka-official pong nakarehistro o nakatala sa Securities and Exchange Commission o Cooperative Development Authority. Kasi yun po yung mga kinikilala, yun po yung mga grupo na kinikilala po. Ibig sabihin may entity kayo. Ibig yes sabihin hindi kayo yung fly-by-night. Legit, o, kumbaga. Yung legitimacy. Yes po. May mga requirements po at may mga kaakibat din na tungkulin, responsibilidad, karapatan ng mga miyembro opisyal at opisyal ng isang organisasyon. Di ba tama po ba ako, Ma'am Beth? Yes po, Ma'am. Yes. Okay. Nung, kumbaga, sino po yung mga bumubuo nito? Kanina kasi, nung dun sa binanggit ka na nung naging cooperative to, sinama na rin ninyo ang mga mangingisda. But originally, opo, ano to, mga farmers lang. Initially, ilang magsasaka po ang naging kasapi po ng HGFA? Originally po, 33 members po. Rice farmer, rice and vegetable farmers, ito pong HGFA. Dahil nga po sa mga binigay po ng mga proyekto ng Department of Agriculture,
kumbaga na pa-manage naman po namin yung mga makina rin binigay, nagkaroon po kami ng pondo. Ngayon, ang gusto po namin itong pondo na ito na palaguin. Actually po, nung una po, ay ginagawa po namin na hiwalay ang farmers at saka po ang fisher folk dahil po sabi namin, magkaiba po yung kanilang mga programa. Kaya lamang po, ang mga mangingisda ko po ay hindi daw po nila kakayanin pagdating po din sa pag-accomplish o paggagawa ng mga dokumento. Kaya sinabi po nila na kung pwede ay sumama din sila sa aming mga magsasaka. Kaya po kinuha na din po namin ang mga members po ng aming mga mangingisda. Okay. Kayo ay nakikinig sa programang Boses ng Magsasaka. That's good pa rin dahil nasa agriculture sector pa rin naman ang ating mga farmer, ang mga folks natin eh, ang mga mangingisda natin eh, di ba? Opo, opo. At ano din po 'yon, advice na din po ng CDA 'yon na mag-combine na daw po kami para daw po madali lang total agriculture cooperative naman po kasi. Oh. May tanong lang po ako. Bakit po from simple organization na HGFA, bakit niyo po ginawang cooperative to? What is the difference between a simple organization and a cooperative? Yes, ma'am. Go ahead. Yeah, ginawa po naming kooperatiba itong aming Farmers Association dahil nga po sa ang ating pong Department of Agriculture ay nagbigay po ng mga iba't ibang makinarya sa ating bawat samahan, bawat bayan at bawat barangay. Yung po itong mga napatakbo po namin ng maayos at kumita po ng sabihin po natin ay nagkaroon po sila ng medyo malaking pondo. Dahil nga po sa ito ay simpleng Farmers Association, inisip po namin na ito ay palaguin pa at kay makasama nga din po o kaakibat po nito yung pong partisipasyon, cooperation ng mga miyembro at the same time po ay magkaroon po sila din ng pananagutan doon po sa kooperatiba kasi nga po medyo malaki-laki na din pondo. Mahirap po kasi alam naman po natin marami din mga organization na minsan nawawala bigla ang pondo. Hindi po ba? Yung nagkakaroon po ng ano ng mga hindi pagkakaunawaan, gusto yung pondo paghati-hatian, biglang ganun po ang nangyayari pag nakakita po yung iba. Hindi naman po nila lahat, pero usually ganun po ang nangyayari. Na ano, kaya gusto po namin na ito pong sa pondo na nagmula din naman po sa pagsisikap nila ay mapaunlad po namin ang aming samahan at ang aming mga magsasaka at mga mangingisda. Alam mo, Ma'am Beth, napaisip tuloy ako. Mukhang kailangan ko ring
makipag-ugnayan sa Cooperative Development Authority para lang sa ganun ay marami rin kaming makalap na mga impormasyon ng tungkol sa paano ba tumatakbo ang isang kooperatiba, diba? Yes. Compared sa ano, kumbaga para lang magkaroon ng comparative. And you gave yes. that idea. Anyway, isang pangako po yan sa ating mga masugid na taga-subaybay sa Boses ng Magsasaka, no? Pero magtuloy-tuloy tayo, Ma'am Beth. Ang HGFA o ang kooperatiba po ba ay nakatala sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o yung tinatawag pong RSBSA ng Kagawaran ng Agrikultura? Yes po, lahat po ng aming agriculture farmers ay nakatala po sila sa RBSA. At ang mga fisher folk naman po namin ay nakatalaga naman po sa PISR o fishery registration naman po ng BFAR. Lahat po sila ay nakatala po sa pambansang talaan ng mga magsasaka at mangisda. Aside pa po sa lahat, ito pong aming kooperatiba ay nakatala po sa Cooperative Development Authority. Bago lamang po kami, noon lamang po kami na-register noong March 31. Dito pong taon na ito. March 31, 2023. So, yes po. Bago po, bago po. Oo. Ano po yung mga pakinabang ng inyong samahan sa Kagawaran ng Agrikultura o iba pa pong ahensya ng pamahalaan kung meron man nung kayo ay opisyal nang nakatala sa RSBSA, sa FISHR o kahit sa CDA? Ang mga programa po o mga proyekto po ng Department of Agriculture ay pinadadaloy sa mga samahan ng bawat bayan. Ang mga magsasaka po ay hindi sila makakakuha ng anuman pong assistance o proyekto sa Department of Agriculture kung hindi sila member ng RBSA. Yun po ang ultimate na requirement. Ganon din po ang ating mga fisher folk. Hindi po sila makakatanggap ng anumang proyekto o ayuda magmula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nang hindi po sila arehistrado sa pambansang talaan yung pong PSR. Yun po. Bukod po sa Department of Agriculture, meron pa po bang ibang mga ahensya na tumulong po sa inyong mga magsasaka, sa inyong samahan ng mga magsasaka at mangingisda? Meron po. Bukod po sa Department of Agriculture, ay tinulungan nga po kami ng DOST. Ito po yung bagong proyektong ipinagkaloob sa amin ng DOST, yung pong DOST Assessed Program, yung Community Empowerment through Science and Technology, kung saan binigyan po kami ng iba't ibang programa na nakapaloob dito, yung gulayan sa pamayanan, mushroom growing facility, greenhouse with drip irrigation, meron pong gasifier at meron din pong brown rice impeller machine. Lahat po nitong programa nakapaloob sa set po nito ay talaga pong naging kapakipakinabang po sa aming mga magsasaka at mangingisda. Ako, ang laki po palang tulong. Pero gusto ko lang malaman, eto po bang mga tulong ng DOST ay libre po? Let's say for example, kung may mga makina po na pinagkakalog po sa inyo, libre po ba to na pinagkakalog sa inyo? O meron po itong counterpart? Oo, counterpart. Go ahead. Ang magmula po sa Department of Agriculture, ito po ay binibigay ng libre. Gayon din po sa DOST, kasi ito po ay program nila ng 2021, amidst of COVID-19 po kasi, kumbaga assistance po during pandemic. Kaya po ito ay binigay po ng libre sa ating samahan. Kung saan ito naman po ay aming dinevelop o pinalago po ang aming samahan, katulad nga po ng sa background, yan po yung aming hydroponics na nakasama po doon sa aming greenhouse with drip irrigation. So, ang isa pa pong katanungan ko dito, ma'am,
ay meron po ba kayong mga hamon po naging naranasan na mga problema mula dun sa pagkakatatagpo ninyo ng organisasyon hanggang sa kasalukuyan? Kung meron po, ano po ito? Ang una po ay yung medyo naging hindi naman po sort of problema ay yung amin pong pagpaparehistro at pag-acquire po ng mga documents, kasi po marami pong requirements ang hinihingi po ng CBA bago ka po marehistro. Eh since po ang akin pong miyembro na magsasaka ay mangisda ay mostly po ay mga elderly na, medyo may edad na. Yes po, kumbaga may farmer pa nga po ako, 95 years old. Pero siya ay napakalakas pa po at hindi po talaga mapigilan sa pagbubukid. Marami po sila na mga may edad na, kaya po medyo alalay po ako, na maalalay po ako sa kanila, dahil alam naman po natin itong mga farmers na ito ay hindi din po sila masyadong maalam pagdating po sa pag-aayos ng mga dokumento at paglalakad ng mga ibang mga papeles at paguhan ng ibang mga requirements. Kumbaga, ina-assistehan ko po sila na marehistro ng maayos, dahil iyon po din ang gusto nilang mangyari, yung pong bago man daw po sila o pumanaw dito sa mundong ibabaw, eh magkaroon sila ng legacy. Matagal na din po kasi na hindi po talaga namin sabihin po natin, may nabuo nga pong organization, ang Amin Farmers Association, kaya lamang po, hindi po nagtuloy-tuloy ang pag-unlad nito. Kaya po, ito'y isa ding hamon sa bawat isa sa amin, na ito ay paunlarin at maiangat po ang antas ng pamumuhay lahat ng magsasaka at mangisda dito sa aming bayan. Gusto po namin magkaroon ng alternative livelihood yung aming mga farmers at fisherfolk, dahil alam po naman natin ang mga lupa po natin dito, hindi lamang po dito sa Bulacan-Bulacan, ay lumiliit na. Gayon din po, alam naman po natin ang airport ay dito sa amin tinatayo, kaya medyo limited din po yung mga areas na pwedeng pangisdaan ng ating mga mangingisda. So talagang physical, kumbaga, kung tawagin nga namin sa ang ating katipunan sa DZXL, no? Soft and hard infrastructure, ika nga. Kumbaga, hindi lamang ito yung problema na nararanasan ninyo ngayon o yung mga balakid para tuloy-tuloy na umunlad yung buhay at kabuhayan ng ating mga magsasaka, ay hindi lamang literal na nakikita. Diba? Kundi talagang meron din, well, pagtanda ng ating mga farmers, talaga naman, aminado naman mismo ang Department of Agriculture dyan, na talagang majority sa ating mga magsasaka ngayon ay matatanda na. At isa mga sa mga dahilan ng yung mga kabataan natin ayaw pasukin yung pagsasaka, dahil una, mahirap at maliit ang kita. Yun ang takwira nila. Kaya pumupunta sila o tumututok sila sa ibang klase ng industriya. At ang isa nga na problema din ay yung pagliit ng lupang tinataniman. Diba? Ako. Yes. Kumbaga parang may tawag dito from agricultural class ng lupa ay ginagawang industrial or commercial. Diba? Yun yung naging problema natin. At nakikita natin, in fact, one of the regions sa Region 4, let's say, I think, in Cavite, na talagang wala ka nang makikita. Dati, agricultural city. Yes. Pero ngayon, hindi na siya. Kung naging commercial na siya. So, ibig sabihin nun, unti-unti, kung nawawala ng pagtataniman ng ating mga magsasaka, unti-unti rin, nawawala na rin sila. At unti-unti, sa pagkawala ng ating mga magsasaka, ang mangyayari nun ay paano tayo huhugot o saan tayo huhugot ng makakain ng ating bansa. Kung sa Bulacan pa lang, ganito na yung problema, magiging problema at posibleng problema na rin ito ng iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Hindi po ba, Ma'am Beth? Opo. So,
kumbaga kinakailangan mukhang kinakailangan din talaga isa ayos ano. Natatandaan ko Ma'am Beth, meron yatang isang bill, House Bill sa Kongreso, 'di ba? Yung tungkol doon sa pagka-qualify ng lupa, no? Eh, hindi ko lang alam kung anong update doon, pero you give me an idea again to be updated and interview someone from the Congress, especially yung committee ng agriculture, 'di ba? Pero anyway, Ma'am Beth, sa kasalukuyan, paano ninyo ginagawa ng solusyon o ng paraan ang mga hamong ito at kung meron kayong nais na panawagan, kaninong ahensya ito at nasa inyo na po ang pagkakataon, Ma'am Beth? Maraming salamat po. Ang nagsisilbing hamon sa amin ay ang kung paano namin at madadagdagan pa ang aming kaalaman upang mapaulad pa ang aming agrikultura kahit po sa maliit na lupa at maliit na kailugan lang. Kailangan pong i-develop namin, maghanap kami ng iba pang pagkakakitaan kahit po sa maliit na lupa na natira sa amin at ilog, kumbaga po ay mapaulad po namin at makahanap pa po kami ng ibang paraan para po ito ay madagdagan pa pati ang kita ng aming mga magsasaka. Inaasahan ko din po ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy din po na kakalinga sa ating mga maliliit na magsasaka at mangingisda. Katulad po ng DOST, kaya natutuwa po kami na hindi lamang po kami basta binigyan ng proyekto, kundi hanggang ngayon ay sila ay aming kaagapay para po ang aming mga produkto na likha mula sa aming mushroom growing production ay aming pong ma-market o matulungan po kami na palaguin ang negosyo na ipinagkaloob po sa amin. Nako, ako po ay natutuwa dahil sana po ito ay magtuloy-tuloy, no? At naniniwala naman po ako, lalo na po sa Department of Science and Technology, dahil subo po na po, marami na pong buhay, mga karaniwang Pilipino na natulungan po talaga ng Department of Science and Technology. At sana nga po, ang mas marami pa pong mga magsasaka at mangingisda ang makinabang po sa mga programa po ng ating pamahalaan. Dahil sa dulo po ng lahat ng ito, yung mga magsasaka po natin ay napakahalaga, lalo na po sa panahon po ngayon na ang iba't ibang bansa sa buong mundo ay nagkakagulo. Hindi po malayo na ang sa pagkakaroon ng kaguluhan sa iba't ibang panig po ng mundo ay magkaroon po ng suliranin sa supply ng pagkain. Uh-huh. Yung posibilidad po kasi na mahirapan po tayo kasi marami po tayo, aminin na natin na napakarami pong mga produktong agrikultural ang ini-import po natin mula sa ibayong dagat. So kung magkakaroon po, mas palalakasin po ang kakayanan ng ating mga magsasaka at mangingisda, magkakaroon po tayo ng pagkakataon at na maparami pa yung ating mga produktong agrikultural, meaning marami tayong pagkain na nandito lang sa ating bansa na hindi tayo mangangamba na baka sa susunod na mga panahon ay mawalan tayo ng kakainin, 'di ba? So sana po, alam ko Ma'am Beth, kayo ay dating head ng MAO. Ano po ba yung MAO, Ma'am Beth? Municipal Agriculture Officer. Ah, okay. Nako, so retirado na po kayo, ma'am? Yes po. Akala ko nga po, after my retirement, talikod na po ako sa agriculture. Mas lalo pong dumami aking responsibilidad dahil po dito sa aming kooperatiba. Pero okay naman po ako, willing naman po ako na umagapay pa sa ating mga magsasaka at gabayan sila para po matupad yung minimithi po nila talaga na pag-unlad dito sa bayan ng Bulacan. Pagsaludo po sa inyo, Ma'am Beth, dahil salamat po. Ang isang lingkod bayan na talagang nasa puso po ninyo yung pagtulong, no, sa ating mga magsasaka bilang dati pong
namumuno ng Municipal Agricultural Office ng Bulacan, malaki ang pananalig ninyo na sa pagsasaka pwedeng mabuhay po ang ating kapwa Pilipino. Yes po. Kahit po kakapirasong lupa, yan ko konti na lang. Pag po na-develop at nakakita po ng mga iba't ibang programa na mapapaunlad pa ito po, kahit po sabihin natin, umani po tayo sa kakapirasong lupa. Anyway, sabi nga ng mga matatandang retirado ng mga kaibigan natin, they are retired but they are not tired. Oo nga po. Sana nga po ganun. Pagmamahal at paglilingkod sa ating bansa, no? At malaki pong bagay ang inyong ginagawa. Minsan naiisip nyo, simple lang ang inyong ginagawa pero hindi man best. Ang inyo pong ginagawa ay simbolo po ng pagmamahal ninyo sa inyong pamilya, pagmamahal ninyo sa kapwa-tao, at pagmamahal po ninyo sa bayan. At sana po marami pang mga katulad ninyo na bagamat retirado ay patuloy pa rin pong ginagampanan ang pagiging hindi lang basta dahil empleyado ka ng gobyerno, kundi isang patriotikong Pilipino na gusto, naghahangad na mapaunlad ang sariling bansa. Mula sa Bulacan na mapaunlad ninyo ang mga magsasaka natin at mangingisda, yun ay sisimbolo, sumisimbolo, at pag dumami yun, ang parami mo yun sa lahat ng mga komunidad, sa lahat ng mga lalawigan, diba? Darating ang panahon na ang ating bansa ay uunlad. Anyway, ang agrikultura naman talaga nasa ano lang eh, nasa sistema, nasa tiyaga, at gamit ang siyensya at teknolohiya, hindi pwedeng hindi ka uunlad. Hindi po ba, Ma'am Beth? Tama po yon, tama po. Thank you so much, Ma'am Beth. Mensahe na lang po sa mga kapwa ninyong magsasaka at sa sambayan ng Pilipino na nanonood po sa atin ngayon sa pamamagitan ng social media pages ng Galipunan Channel at BDT Radio Production. Go ahead, Ma'am Beth. Sa ating po mga magsasaka, hindi lamang po dito sa ating bayan, kundi sa buong Pilipinas, alam ko na tayo ay magsasaka, may puso tayo sa ating mga lupang sinasaka. Ito ay atin lamang kailangan pagyabungin at ang pagmamahal natin sa lupa at pagsasaayos ng magmula sa malaking lupa sa hanggang maliit na lupa, kailangan ito ating maging produktibo. Gayon din ang ating mga mangingisda na marami pang teknolohiya na pwedeng ibigay ang ating gobyerno upang mapaunlad natin ang ating mga pagsasaka at ating pangingisda. Lamang po. Thank you so much, Ma'am Beth. Pero may pahabol lang ako kasi nagtatanong lang yung ating mga texters. Yes po. Sa tulong na ginawa po ng DOST raw, sa tansya ninyo, ilang mga magsasaka natin ang nagkaroon ng skill at nagbenepisyo sa mga tulong na ginawa po ng DOST. Go ahead. Ang binigay pong programa sa amin ng DOST ay na-train po namin ang 30 magsasaka at mangingisda. Gayon din po ang 8 staff po ng Municipal Agriculture Office. Sila po ay equipped ng kung paano po magkaroon ng kaalaman sa mushroom production, gayon din po sa greenhouse with drip irrigation. Sila po ay nag-attend po ng pa-training po ng DOST at sila po ay nagkaroon ng dagdag kaalaman pagdating po dito sa production nga po ng mushroom at ng mga gulay under po sa greenhouse technology. Ma'am, kayo rin po ba ang humahawak o pagdating po doon sa mga public school dyan sa Bulacan? Hindi po. Ang DepEd po mismo ang may hawak po ng
sa sangay po nung sa kanilang PLE o agriculture. Nakikipag-ugnayan po sa amin ang mga teacher na in charge po sa agriculture. Doon po sa Municipal Agriculture Office, ay nung humihingi po sila sa amin ng tulong, karagdagang impormasyon at gayon din po yung mga pananim na gulay. Sila din po ay amin nabigyan po namin ng mga pananim na gulay para po sa kanilang school garden. Nagbibigay po ang Municipal Agriculture Office ng mga organic fertilizer, seedlings, assorted vegetable seeds para po gamitin po nila sa kanilang school garden. Ganyan din po sa mga community garden. Nagbibigay din po kami, nagbabahagi din po kami ng iba't ibang pananim para po sa ating komunidad. Gayon din po, lalong-lalo na po doon sa ating mga malnourished children. Mm-hmm. Yung po mga nanay po nito ay sa pamamagitan po ng ating municipal nutrition office, ay inililing po sila sa Municipal Agriculture Office para po mabigyan dagdag kaalaman kung paano mag-group po sa kanila po mga bakuran ng mga iba't ibang masustansyang pagkain para po sa kanilang mga anak. Naku, ang dami, tignan nyo, nagdo-domino effect pala, no? From yes. Farmers na ginawa mo siyang productive, tinulungan ng ating pamahalaan, at umunlad siya, naging matatag yung kanyang organisasyon, no? Binuo niyo yung organisasyon. Kita mo yung epekto niya, nakatulong kayo sa mga pampublikong paaralan. Opo. Na kung saan yung ating mga kabataan at mga magulang nila, diba, nabiyayaan na nagbenepisyo sa mga gulay na kung saan nagmumula po sa inyo yung mga seedlings. At yes, yung kaalaman, yung awareness ba, yung pagtatangkilik sa agrikultura, maganda yon sa murang edad pa lang ng mga bata, ma'am, para maisip niya, nako, para ako makakain, kailangan magtanim ako. Diba? So, sana po lahat ng mga pampublikong paaralan, ano, may ganyan. At natutuwa ako dahil ang Vice President natin na si Sara Duterte ay isinusulong ito na programa sa lahat ng mga pampublikong eskwela. Sana hindi lang sa Bulacan may ganito, sa lahat sana ng mga pampublikong paaralan na nakikipag-ugnayan sa mga magsasakang katulad po ninyo. Yes po. Thank you so much, ma'am, at sana hindi po ito ang una at huli na kayo ay aking makakapanaya, Ma'am Beth, pero asahan po ninyo na bukas po ang palatuntunan ito para po sa inyo. Maraming salamat din po sa binigay niyong pagkakataon sa amin na makasama kayo at malaman ng ibang ating mga kasamahang magsasaka at mangisda. Yung proyekto po pinagkaloob na yung kahalagahan ng proyekto ang pinagkaloob po sa amin ng DOST. Thank you so much. Napakabilis po ng oras. Isang oras na naman po ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy po namin ibibigay. Kayo po ang magsisilbing boses po ng ating mga magsasaka. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dynamicong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasanlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat ng mga lingkurang panlipunan. Nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipilid ang ating palatuntunang boses ng magsasaka na way magsilbing gabay at tulong ang mga kaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakitalan. Sama-sama po tayo manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Daki Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Lipunan Channel na kaagapay nating technical staff na si Burr Archibido, gayon din po sa ating panauhin ngayon ang project coordinator at membro po ng
General Goyo Farmers Association na walang iba kundi si Ma'am Elizabeth M. Salvador, kami po ay magsamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa ating palatuntunang boses ng magsasaka hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yeah po. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patotoo ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubuhan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpa-palpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 4060 taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati na naregatan nak nga maturog tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing. Sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
Nibubot Block 15 News, taga District 1, Benito Sulibin, Sabela. Manipo di nagtumarak, iti inyon advance, talaga mariknak, iti bagik nga mayat. Mayat ti panaturog ko, kain tumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabiin nga di makaturturog. Ngumi di nagtumarak, iti inyon advance, isumutan si mayat ti panaturog ko. Sungano kayat yung mayat ti tumiksa, kain mayat ti panaturog na, agtumar kayo ti inyon advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Nugata po ako, may asma po ako, tapos po nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan, and nakatulog po ako ng maayos, and nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acetic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drugstores. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka, programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka, iniandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto kasama si Cathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.